Hi guys, good afternoon. It's me, Fritz Julian, and welcome back to my channel. Alright guys, for today's video guys, pupunta po tayo sa Al-Habib Hospital. Kasi guys, kagabi nagpa-appointment ako for my first dose for AstraZeneca vaccine. Kasi guys, naisip ko baka at the end of the day, baka ebebenta na po yung bakuna dito sa Middle East. Kaya naisipan ko, since libre naman at free naman yung appointment, why not hindi ako magpapavaccine na free naman? Kesa yung iba na nananakot na meron daw side effect, ano daw mangyari. Pero balat na guys, laban lang kasi libre naman. Kaya i-go na natin to. Okay guys, mamaya guys, i-update ko po kayo sa aking first dose for vaccination. Okay guys, see you! Ayun na guys, sa labas na po ako ng bahay. Mag-aantay na lang po ako ng taxi kasi hindi ako makapag-book ng Uber at saka Kareem kasi meron pa akong balance na hindi ko pa siya nababayaran. So I need to pay through credit card or Visa card. So nag-aantay ako ng taxi dito sa labas. Wala pang dumadaan. Ito yung highway, ito yung kalsada ng bahay namin. And guys. At saka medyo ano na dito sa Saudi guys. Summer na. Hindi na po malamig. Kaya, let's go. Ayan na guys, yung taxi. Mayroon na akong napara na taxi. Assalamualaikum G. Jay, mojo din naman sa spa, Habib, ha? Asya Rariel, ha? Ayan na guys, dito na po sa loob ng taxi. So, papunta na po ako ng Habib Hospital. Actually guys, malapit lang siya. Siguro 1 kilometer away. Kasi malapit lang siya. Kasi dito, kung saan yung mas malapit na location mo, yun yung isa-select mo na ano, na clinic vaccination. Kaya yun yung binili ko, Dr. Sulaiman Habib Hospital. Ayun na guys, sabot ko. Sana ko ito. Yung taxi is Pakistani. Actually guys, kinakabahan ako kung ano yung magiging side effect ng first dose vaccination today. Kasi yung iba na nakikita ko sa mga video nila, nag-chill sila. Tapos yung iba naman nag-a-advise na right after ng pag-vaccine, after 4 hours I think, mag-inom ng Panadol. Then, yung iba sabi before, mag-inom ng Panadol. Pero bahala na guys, laban natin to para sa kinabukasan natin. Kaya no doubt for that. Kasi AstraZeneca naman yung vaccine, kaya wala kayong isipin na ano, basta think positive lang. Everything have a reason, you know. Para naman sa ating ano naman to, para sa ating security na rin. Okay guys, so we'll keep you update. What's the next? Bye. So ayan na guys, papasok na po ako. Diba, sosyalan yung entrance nila. Diba, merong reception dito. Ayan. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, asan yung ano dito, yung for vaccination area? Anong pangalan niyo? Alin dyan po? Alin? Ayan na ha. Assalamualaikum sir. Alin dyan? Julian. Julian, huh? Yeah, G-U-L-I-E-N. Okay ma'am, thank you ma'am. Alright, so I'm going to ER department kasi andoon po yung vaccination area.
itago natin yung natin, yung kayamanan. Kasi may ilang ako eh. Ayan na guys. So, malapit na ako sa ER department. Ayan guys, na sobra po ako paglagat. Lumagpas ako. Diyan lang pala yung green na yan. Sumobra ako. Ito guys, may nakalagay na COVID. So ayan na guys, papunta na po ako doon sa vaccination room. Inassist po ako ni kabayan. Good afternoon ma'am. Ikama po sir. Ah, ikama, sige. So ayan na, mag-uumpisa na po yung vaccination. For at least 24 hours. And then, ano pa ba? Medyo body malaise. Buong katawan mo muna na. Pero mag-take ng Panadol? Oo, pwede ka nang mag-take ng Panadol. After 4 hours lang? Pag naramdaman mo na may fever ka, pwede ka nang mag-take ng Panadol. Pwede mong irautaklak ng Panadol. At least 6 hours ang interval. Okay, thank you. May allergy ka po sa gamot, sa pagkain? Wala po. Wala kang tinitake na gamot para sa... Ano na? Ay, wala. Wala. Like mga Flavix, Heparin, Warfarin, wala ha. Nagkaroon ka ng COVID 6 months ago? Wala. Are you the one driving o may kasama ka? Meron. Okay. Pero ay, hindi pa siya magpaan. Kasi ang hirap magpaan mo ng, ano, ng appointment. First dose, inantay ko talaga, inantay ko kagabi. Ay, galing na madaling araw. Alas 4, alas 3. Usually, ganun din yung mga booking time. Dito ma'am? Or dito? Saan mo gusto, sir? Fast dominant hand. Yes. Dito. Oh, so, doon tayo sa non-dominant para... Kasi nakapangalay to after. Oh? Parang hindi mo siya maangat ng ganun. So, ayan na guys. Pag-umpisa na yung injection. Hindi naman ako kinabahan kasi in-advise naman ako ni nurse kung ano yung gagawin ko right after. Kaya, no worries. Sa Pilipinas, no? Yung makikita ko, ginagano'ng gano'n, no? Pwede naman. Oh? 90 degrees naman po. I am. It should be 90 degrees straight. Okay. Pero dito daw, yung iba, nanakit tayo dito. Depende po kasi sa iba ng... Depende sa tao yung side effect niya. But usually, sakit ng katawan talaga, sir. Tsaka yung ano, kung saan na ibigay yung injection site. Number one pangamahala, hindi mo talaga maangat. May mga ganun. But anyway... Mang ilang oras din? Depende, may araw yung iba. Pero maximum 2 to 3 days lang naman. Ready? Ready? Relax lang lang para hindi may repetition. Guys, yung ebidensya ng pag-inject sa akin ng vaccine. Pakibigay na lang po yung upper. Okay, umalis.
So ayun guys, tapos na po ako nagpa-vaccine. So bawi na po ako ng bahay. Thank you kabayan. Ayan si kabayan. Pasyal-pasyal muna tayo sa Jarir. Ito yung working place ko before, Dunkin Donuts Crais. Yan, sarap tayo pa guys. Bawal pa pumasok. I mean prayer time pa. Then the Starbucks. So guys, magkakape muna ako saglit. Alright guys, nandito ako sa loob ng Starbucks. May order na ako actually, pick up muna ako kunin ko. So ayan na guys, ito na yung order ko. Ito yung katawag nila na Dolce Iced Latte. Parang ano naman guys, parang 3-in-1 lang. 3-in-1 lang nilagyan mo siya ng ice. May kineme lang na ice, Dolce Iced Latte. Pero ang totoo, ano siya, 3-in-1. Bineblend na 3-in-1 para magmukhang Dolce Iced Latte. Charot. So ayan na guys, andito na po ang katapos ng aking video for today. And please subscribe, please like and share and subscribe to my YouTube channel guys, Fritz Julian. And also don't skip the ads. Thank you guys and see you soon. Bye.